brothers and sister, good morning po sa inyo lahat. Tayo po ay naririto na naman upang mag-aral ng banal na salita ng Diyos. Ang topic po natin ngayon ay ang dito po sa Biblia sa Apokalipsis 19:20. At tutunghayan po natin at ang pag-aaralan po natin dito ngayon ay ang tungkol sa dagat-dagatang apoy ayon sa Biblia. Dito po sa 19:20 at ang sinasabi po dito mga brothers and sister, sana po makinig kayong mabuti dahil ito ay sa pagkain ng ating 19:20. At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na nauna gumawa ng matanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nasitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Yan po mga brothers and sister ang sinasabi ng Biblia na kung sasaliksikin po natin ay ang bulaang propeta at ang hayop. Ibig sabihin po yung mga bulaang propeta, yung mga bulaang mga ngaral ay kasama ng hayop. Ay ang hayop po na ito ay ang diablo na nasa impyerno. Kung babasahin po natin ang Biblia, yan po yung dragon, ang matandang ahas, ang diablo at Satanas. Yan po, nahahati sa tatlo yan. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So, kung ang diablo at Satanas po, mga brothers and sister, ay hinagis sa lupa, so kasama natin ang diablo at Satanas at ang dragon dito sa lupa kapagkat nasa lupa tayo. Kaya sari-saring kasamaan po ang naririto sa lupa. Yan po mga brothers and sister. Simula pa noon ay inihagis na yan pala ng Diyos dito sa lupa. Yan po. At kung ating tutunghayan pa dito po sa Revelation 12:12, kaya't mga galak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang diablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit sapagkat alam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Yan po. At sinunggaban niya ang dragon, ang malaking ahas, ang matandang ahas na siyang diablo at Satanas at iginapos na 1,000 taon. Dito po naman sa Revelation 20:10. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupri na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At siya'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Yan po mga brothers and sister. So narito sa lupa ang diablo at tayo nasa lupa. Kaya ganyan ang nangyayari dito sa lupa. Puno ng kasamaan, puno ng kasinungalinan, puno ng pandaraya. Yan po ang dumadaya sa atin dito sa lupa. Kung hayaan po naman natin ang sinasabi pa rito sa Revelation 20:9, na sinasabi po dito, at sila'y nagsipanhik
at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal. At ang bayang iniibig ay at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Yan po mga brothers and sisters, nasupok. So may bago bang apoy at nasusupok? Pag bumaba ang apoy, kasama na tayo masusupok dun. Ito po naman mga brothers and sisters sa 20:14 ng Apokalipsis Revelation 14 tayo po. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Yung kamatayan at ang Hades, magkasama silang ibibulid sa dagat-dagatang apoy. So yan po mga brother and sister, sabi ng Biblia. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid baga. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi masumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Yan po mga brothers and sister. So kinakailangan ang ating pangalan pala ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang kinakailangan natin malaman, kung nakasulat na ba o hindi pa ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kasi mahirap na tayo ay nakikipagsapalaran dito sa lupa. Pagka tayo lumipad na sa kabilang mundo yung kaluluwa natin, hindi pala natin alam, hindi pala nakasulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay ay nagpapagabag ating kaluluwa. Sapagkat pag hindi nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay, tiyak, dagat-dagat ang apoy ang punta natin. So dito pa lang, sa pamamagitan ng pagkikinig ng Ebanghelyo at pagsampalataya kay dakilang Maestro Jesus, ay magbasa tayo ng Biblia upang hindi na tayo gumawa ng mali sa paningin ng Diyos, at bahala ng Diyos na magtala ng ating pangalan sa aklat ng buhay. Sana po ang bahala ron. Hindi po natin impiling, hindi po tayong magtatala ng pangalan natin sa aklat ng buhay. Ang dakilang Maestro Jesus po ang magtatala ng ating pangalan sa aklat ng buhay. Kasi hindi naman natin alam kung nasa yung aklat ng buhay. Hindi naman pwede tayong kukuha ng bullpen lang, tatala natin sa notebook yung pangalan natin. Hindi po ganun. Mga brothers and sisters. Kaya magbasa po tayo ng Biblia at gumawa tayo ng mabuti habang tayo nabubuhay. Sapagkat sabi po dito naman sa Ebanghelyo ng Kagalang-galang San Lucas, para yung ating pangalan ay maitala, may sinabi po rito ang Kagalang-galang San Lucas. Dahil mayroon po mga nagpapalabas ng mga masasamang espiritu rin dati ng panahon na si Jesus Christ ay narito sa lupa. Sabi po rito sa 10:20, sabi po rito, gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Ang tanong, paano? Paano malalaman natin kung nakasulat na nga yung pangalan natin sa langit? So, napakahirap. So, ang tanging paraan para masulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, sumampalataya sa dakilang Maestro Jesus, magbasa ng Biblia, o makinig ng manood ng video ko, makinig ng aking Ebanghelyo, dakilang Maestro Jesus, para tayo ay matuto na gumawa ng mabuti alinsunod sa kautusan ng Diyos, at upang tayo ay maisulat
ng dakilang Maestro Jesus ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay. Yan po mga brothers and sister. Asa na tayo? Tuloy po tayo. Aklat ng Buhay. So napakahalaga po. Kung masumpungan ang pangalan natin sa Aklat ng Buhay, hindi tayo ibubulid sa dagat-dagat ang apoy. Pero kung wala ang pangalan natin sa Aklat ng Buhay, pag hinanap yung pangalan natin, ang dakilang Maestro Jesus doon, kung tayo ay nasa kaluluwa na at wala, ay automatic laglag tayo sa dagat-dagat ng apoy. Pero kung naroon na ating pangalan, ay sigurado na yun na tayo ay hindi mapupunta sa dagat-dagat ng apoy. Dito naman po mga brothers and sisters, 21:8. Apokalipsis 21, kapitol 21, versikulo 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi sumasampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao. Yan po mga brothers and sisters. Mga duwag, yung mga takot, mga hindi sumasampalataya. Kaya napakahalaga po ng pagsampalataya natin o paniniwala natin kay Kristo. Kasama na rin sa pananampalataya yung pagsunod sa kanyang mga kautusan. At sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, na po, yung po palang mga kasuklam-suklam na gawain saka yung mga mamamatay tao ay delikado ang lagay po nun mga brothers and sisters. At sa mga mapakiapid, isa pa ito yung mga mapakiapid, yung hindi makontento sa isa kanyang asawa, hindi makontento sa isang kasintahan, hindi makontento sa isang asawa, gusto may asawa na asawa rito, asawa ron. Yan po mga mapakiapid sa may asawa ng may asawa, kahit may asawa na kiapid pa rin sa walang asawa o sa may asawa, lalo na yung mga nasa abroad ang asawa, naku, yan po dumarating ang 100% na tukso ng Diablo pag ang asawa mo ay nasa abroad. Kaya po dito po mga brothers and sisters, sabi ng Biblia, kayo ay magsipamahay na kasama ng inyong mga asawa. Inyong mga asawa. So pag tayo po yung pong nag-abroad, taliwas po sa banal na kasulatan yun. Na kung ang asawa mo ay saan naroroon, dapat kasama mo rin ang iyong asawa. Hindi yung dito yung asawa sa Pilipinas, ang asawa mo nasa abroad. Ayan po mga brothers and sisters, karamihan nagkakahiwalay. Dahil sa udyok ng Diablo at mali ang ginagawa natin. Kasi ang sabi ng Biblia, magsipamahay kayo na kasama ng inyong mga asawa. Ay pag naghiwalay kayo nasa abroad, nasa Pilipinas, yan po ang nangyayari. Tuluyan nagkakahiwalay. Dahil doon po, tinutokso ng Diablo ang babae, tinutokso rin ng Diablo ang lalaki. Yan po mga brothers and sisters. Dito naman po tayo sa 21, hindi pa po pala tapos tayo. Sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway. Isa pa ito yung manggagaway. Ito po yung mga mangkukulam. Manggagaway. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung mapagsamba po sa mga Diyos-Diyosan. Ginos na natin ang pira natin. Hindi na tayo kumilala sa Diyos. Ginos na natin yung ating asawa, yung ating mga mahal sa buhay, hindi po natin tuturing ng Diyos sila. Paglilingkuran po natin sila, pero una't higit sa lahat, pagkagising mo pa lang, ang paglilingkuran mo ang Diyos, paano? Magpapasalamat ka sa Diyos at nagising ka pa. Magpapasalamat ka sa Diyos at buhay ka pa. Magpapasalamat ka sa Diyos at malakas ka pa. Ganun din po, bago matulog, pasalamat sa Diyos at umabot pa ng hapon na buhay, pasalamat sa Diyos at malakas, binibigyan pa ng buhay ng Diyos. Yan po
ang huwag nating kalilimutan. Magpasalamat lagi sa Diyos at mga brothers and sisters, napaka-importante yan, yung mga sinungalin na matindi ang kaparusahan niya. Dagat-dagatang ako din yan, yung mga sinungalin. Lalo yung mga hindi tumutupad sa tipanan. Hirang po rito yung mga hindi tumutupad sa tipanan eh. Itong hayang po natin. Ito mga brothers and sisters, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 31, ang sinasabi po rito, banghaling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Ngunit nalalaman mo, ngunit bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang nagsisigawan ng mga gayong bagay ay may karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Yan po mga brothers and sister, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan. So pag hindi ka tapat sa tipanan, sinungaling ka. Mga walang katutubong pag-ili, mga walang habag. Yan po mga brothers and sister. Roma 1:31. Tuloy po tayo sa Apokalipsis. At sa mga manggagawa at sa mga magpagsamba sa Diyos, Diyosan at sa lahat ng mga sinungalin, ang kanyang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, wag po tayong magsisinungalin. Kung ano yung totoo, yun sabihin natin. Yan po. Sigurado na yun pag tayo sinungalin talaga. Dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Yung apoy na yun pala may kasamang asupre. So para liab na liab yun. Para yung ginagamit sa paggawa ng mga paputok na labintador. Mayroon pong asupre yun. Pag sinindihan mo po yun, bigla ang apoy. Blowish ang ningas. Yan po pala ang sinasabing dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan sa kaluluwa. Yan po mga brother and sister. Tuloy po tayo dito po sa Revelation 3:5. Apokalipsis 3:5, meron po dito. Ang magtagumpay ay darantang gayon ng mga mapuputing damit. At hindi ko na papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. So, yun pala. Yung pangalan natin doon na nakasulat. Nakasulat na, gumawatan mabuti, nakasulat na. At tayo ay nakatala na yun. Pwede palang ng Diyos na tanggalin ulit yun. Kapag tayo gumawa naman ang masama. Gumawa tayo ng mabuti, nung matagalipas ng paggawa ng mabuti, gumawa naman ang masama, pwedeng tanggalin ng Diyos yung pangalan natin sa aklat ng buhay. So, at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Yan po. Yung pala, dakilang Maestro Jesus ang magpapahayag ng pangalan natin sa harapan ng Ama, sa harapan ng mga anghel. Sasabihin, oh, ito, si Brother Pedro. Poko yan, nakalista ang pangalan niya dito sa Aklat ng Buhay. Dumito ka sa aking kanan. Yan po, mga brothers and sisters. Tuloy po tayo, Revelation 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas at ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa sanglibutan,
Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Yan po mga brothers and sisters ang sinasabi ng Biblia. Yan po mga brothers and sisters ang tungkol sa dagat-dagatang apoy mula sa Biblia. Marami pong salamat sa mga manonood. Maraming salamat sa mga nakikinig. Maraming salamat sa hindi nakikinig at maraming salamat sa hindi nanonood. Thank you for watching.